Hindi ko kasi alam itawag. Ang lagalagay po dito ay ammonium sulfate, which is 2100. Ibig sabihin po, ito po ay given na ang nitrogen. Tapos yun pong isa namang given, ito po ay ordinary super, ano? Superphosphate. Ay, ito palang sasagot ang phosphate. Ito, dito naman po, given na po ang phosphorus. Ang ano po niya, ang sign po niyan ay P205. Phosphorus po yan. Tapos yun naman po, isang given ay potassium. Sorry sis. Yun, ang ano po niya ay 0060. Ang phosphorus niya na tulad po, kaya laki laki. Oo. Ang, eto po, ang given na po dito ay yung potassium. Kay po yan, ang ano. Tapos po, para po makuha yun, ang recommended rate po ay 90, 30, 60. Para po makuha mo itong ammonium, yan. Ito po ang gagamitin natin. Amount of AMT na lang ka. 2100. Yan. Ang formula niya po ay ang recommended rate po ng nitrogen ay 90 kilogram. Divide po siya ng ang given daw po na area ay 1 hectares. Sa 1 hectares po meron pong 10,000 na meter. Tapos po, ita-times nyo po siya sa area niya din. 10,000 din po. Tapos, over. Para po makuha nyo po yung percentage, ito po yun. 21 po ang nitrogen na percentage per nitrogen na recommended. Bale, 0.21 po. Pag di-divide nyo lang po yan, i-disregard nyo na lang po ito kasi pag pinag-divide nyo po itong ay 90 divide 10,000 is equal to 0.0009. Pero tas pag pinag-times nyo po siya sa 10,000, magiging 90 pa rin. Kaya, ang anong yun na lang po dyan, ito na lang pong dalawa, 90 divide 0.21 is equal to 4.28.6. Ito pa po yan. Sa ammonium pa lang po yan. Sa phosphorus naman, ay sa phosphorus naman po, ay amount of 0.18. Tapos po, ang recommended rate po ng phosphorus ay 30. So, is equal to 30 kilogram divided by 10,000 times 10,000. Over. Ano po ang recommended rate? Ay, ano po ang amount ng ano dito sa para po makuha ito? Is equal to 0.18. Is equal to 1667. Yan po. E disregard nyo na lang po ito ha. Dito na lang po yan. Sa 30 divide 0.18. Ito po. Tapos, para naman po makuha itong potassium, iba pa po yan. Amount. Oh. 60. Ang recommended rate po ay 60 kilogram. Tapos, divide hectare times hectare. Tapos po, ang given po natin dito ay 60 pa rin. Kaya .60 is equal to, disregard na lang po ulit yun,
60 divided by 60 ay 100. Yan po. Nakuha niyo.